Hello, magandang araw mga bro. Ito, meron tayo ngayon ditong Sanyo na CRT TV, 21 inches. Bali, nabili ito ng kapatid ko kahapon sa magbobote mga bro. Dalawa ito, yung isa, Samsung din na 21 inches. Nabenta na namin. Yoke lang yung problema. Di ko na ginawa ng video kasi may video, may upload na ako na ganon. Ito naman, tinesting ko na, pinag-in ko siya kanina. Ay, sasaksak natin. Ang problema niya ay horizontal line. So, posible na vertical section ang problema ng mga bro. Pag ganyan. Ayan. Okay, huwag na nating tagalan. Basic lang na ano to mga bro, na trouble, pero may nagre-request sa atin ito na gawan natin ng video. Ang gagamitin natin na pag-troubleshoot dito ay gumamit tayo ng analog na tester. Kasi yung upload ko noon dito, gumamit ako ng digital. Okay mga bro, bubuksan natin. Ngayon pa lang ano to, mabuksan kasi ako pa lang yung nagtanggal yung mga cable tie niya dito eh. Yung ganito kasi na ano, model ng Sanyo. Mas ano to, mas matibay ito eh. Ito yung ano niya, model number. Yan. Mapapansin nyo yun mga bro. Malinis na malinis. Pag ganito na ano na horizontal line, mag-focus tayo sa vertical section. Yan. Pakita muna natin yung top view niya. Yan. Bali, ito yung vertical section niya. Yun yung power supply. Yun yung flyback. Ito yung horizontal section, tuner, jungle IC, ito naman yung audio section niya. So, dito tayo mag-focus sa vertical section o kaya kasali na din itong jungle IC pag mag-ganito mga bro. Kasi kahit na gumagana yung vertical section, kung wala namang vertical drive galing ng jungle IC, ganon din ang ano niya, ang problema. Ganon din yung kalalabasan, horizontal line. Ito bali papakita ko sa inyo kung sa inyong mga bago pa lang, magbo-voltage checking tayo. Range natin sa 50 volts yung analog natin. Yan. Bali itong vertical IC na LA780040, bali ito yung pin number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pin number 1 is, yan, papakita natin sa screen yung pin out ng vertical IC. Pin number 1 ay inverting input. Pin number 2, VCC. Pin number 3, pump out. Pin number 4, ground. Pin number 5, vertical output. Pin number 6, output stage VCC. At saka yung pin number 7, non-inverting input. Okay, mag-check tayo ng VCC doon sa pin number 2 at saka pin number 6. Okay, switch on natin. Pin number 2 tayo. Dapat makasuka tayo mga 28. Yan, 27 volts. Pin number 6. Ayan, meron naman mga bro. So, okay yung supply natin. Ang susunod nating i-check, itong mismong IC. Dahil okay naman yung supply, ihahang muna natin yung pin number 1, yung inverting input. Para malaman natin kung gumagana yung vertical IC natin, hang muna natin itong pin number 1.
Ayan, bali na hang na natin mga bro. Tapos check natin ngayon yung output nitong ano vertical IC natin. Range natin sa 10 volt AC yung tester natin. Bali itong technique na to ay naturo ko ng mga bro dun sa mga una kong video last year kung paano i-check ang vertical IC sa pamamagitan ng pag-check ng voltahe range natin sa 10 volt AC. Kasi pag gumagana kasi yung vertical IC natin, pag buo na yung picture, ang masusukat natin sa tester natin ay 5 to 6 volt AC pag gumagana na yon. Pag lumagpas yung pointer natin, automatic ang problema doon, ano na mga bro, open yung yoke natin o kaya may loose connection doon sa may socket. Madali na lang natin malaman kung open yung yoke. Lumalagpas yung pointer natin pag nagsukat tayo ng AC volt doon sa output. Yung output nito ay doon sa socket mga bro, papunta sa yoke. Yung kulay yellow at saka green. Dito yung output niya. Pwede din tayong magsukat mismo doon sa mismong dito na sa may yoke natin. Dito. I-steady na natin itong tester natin doon sa mismong socket ng yoke. Doon sa kulay green at saka yellow wire. Habang nakalagay yung tester ko doon, so sundutin ko yung pin number 1, yung input ng vertical IC. Pag gumagana yung vertical IC natin, dapat habang sinusundot ko, pumipitik din yung pointer niya dyan. Ngayon, pag sinusundot naman natin ay hindi siya pumipitik, automatic sira na yung, alam na, doon na natin malalaman kung sira yung vertical IC natin. Hindi siya pumipitik. Okay? Ito. Okay, sundot-sundutin ko. Ayun mga bro, pumipitik-pitik siya. Ibig sabihin, gumagana yung ano natin. Gumagana tong, ayan o, ang lakas pa ng pitik o. Yan. Habang sinusundot ko mga bro, ang epekto naman sa screen, ayan, ipapakita ko. Bumubuka naman doon sa screen. Doon nyo malalaman na buo talaga yung vertical IC. Okay. Power on natin. Ayun, nakaguhit. So, sundutin ko ngayon yung pin number 1. Yan. Pag ganyan, buo yung ano natin, vertical IC. Yan. Kapag hindi siya bumubuka habang ano natin, sinusundot natin, sira na yung vertical IC natin. Okay, baling gagawin natin dito mga bro ay hindi na natin kailangang palitan tong vertical IC dahil okay naman siya. Babalik natin yung pin number 1. Yan. Try natin ihinang i-resolder. Pero okay naman yung pagkakahinang niya. Ito lang ano, itong jungle IC natin ang medyo may mga konting cold solder joints. Power on natin ulit. Ayun, guhit pa rin. Okay, bali yung gagawin natin dito. Nalaman naman natin na buo na yung vertical IC natin. Good naman yung mga supply. Try natin ngayon maghinang dito sa may jungle IC. Ito yung jungle IC niya.
Jungle nito ay LA 768 A. Yung jungle IC niya yan. Try natin siyang try natin siyang ihinang. Kasi kung minsan kahit na okay naman yung pag sa tingin natin okay naman yung pagkakahinang. Try natin ngayon ano. Try natin malalaman natin kung naglulos yung natin, yung jungle IC natin. Power on natin, tapos try nating i-press yung jungle IC natin. Yan, habang naka-power on, i-press natin. Walang epekto mga bro, kahit na uga-ugain natin na ganyan. Guhit pa rin. Yan. Oh. Try pa rin nating ihinang yung jungle IC. Kasi kung minsan kahit na yon okay yung sa tingin natin, okay yung pagkakahinang. Pero hindi pala maganda. Okay mga bro, bali i-re-resolve ako lang tong jungle IC niya. Ito mga bro, bali natapos na natin siyang i-resolder. Okay, subukan natin. Ito, naka 10 volt AC tayo. Mag-test point ulit tayo doon sa connector ng yoke. Doon sa kulay yellow at saka green. Yan, tapos switch on natin. Switch on. Ayun! Meron na yan mga bro. Yan na. Yan na yung output ng vertical IC natin. Oh. Pumalo na siya sa kulang-kulang na 6 volt AC. Yan, meron na siyang raster. Ayun na. Meron na siyang raster. Oh. Yan yung sinasabi ko kanina mga bro. Pag buo yung vertical IC natin, yan, nasa pagitan ng 5 volts at saka 6 volt AC. Ngayon, kapag lumagpas naman yan, open yung yoke natin o kaya loose connection. Okay, papakita ko sa inyo. Try kong i-open yung yoke para makita nyo yung epekto niya. Try nating ikat tong yellow. Yan. Nakat na yung yellow. Tapos ang epekto niyan doon sa picture, siyempre guhit pa rin 'yan. Pero malalaman na natin kung yoke o vertical IC ang sira sa pamamagitan ng pagsukat ng sa output. Ito, dito tayo ulit sa output, i-steady na natin. Tapos switch on natin. Ayun, lumagpas. Oh, lumagpas na. Pag ganyan, check nyo na yung yoke. Oh. Check nyo na yung yoke nyo pag lumalagpas. Ayun, guhit siya. Tapos pag i-check natin yung output, yun, lumalagpas. Ngayon, pag na-open naman yung isang line lang dahil dalawa naman nito, taas o baba, makikita mo naman na yung effect sa picture. Kahit hindi mo na i-test, makikita na natin yung epekto sa picture. Ito, susubukan din natin ulit na ikat. Pero idugtong muna natin tong kinat natin na kulay yellow. Dugtong
tugtong muna natin, tapos sikat natin yung isang linya para makita nyo naman kung ano yung epekto pag yung isang line lang ng vertical ano natin, vertical portion ng yoke ang may problema. Ayun, balikin natin ko yung isang linya. Okay, switch on natin. Kikita nyo na yung epekto sa picture. Ayun. Yung itsura nya. Pag isang linya lang ang naputol. Ayun. Tapos, pag tinest nyo yung output ng ano nyan, mataas pa rin. Hindi siya doon sa gitna, mataas. Yan, lumalagpas pa rin. Oh. Diyan nyo malalaman na sayok talaga yung problema niya. Naka-range pa rin tayo ng 6 volt AC. Ayun, oh, lumalagpas. Dapat sa gitna. Okay, babalik na natin yung pinutol natin. Ginawa ko lang 'yon para mai ano ko sa inyo, maipakita ko na yung epekto para madali n'yong malaman, lalo na kayong mga estudyante nag-aaral pa lang. Kapag horizontal line, madali n'yong malaman kung ang problema ay vertical IC, yoke, or wala siyang vertical drive. Vertical drive galing ng jungle IC. Switch on ulit natin. Sukatin natin yung output. Oh, ganyan dapat. Bali 5.6 volt AC ang nasusukat natin sa output ng vertical natin. Kaya, buo na siya. Okay na. Yan mga bro, okay na siya. Ayun oh. Oh, okay, malinis pa. Siya nga pala mga bro, yung ano, hindi ko pa natatapos na ilista lahat yung mga pangalan nyo, kaya hindi pa ako nakaka-select doon sa ano, mga bibigyan natin ng tester. Kasakaling matapos ko na yan bukas at makakapili na tayo. Hintay-hintay muna lang kayo dahil marami naman kasi yung ano, umabot yata yun ng 500. Kaya yun, hindi ko pa natapos na yung listahan natin. Okay mga bro, sana may natutunan kayo dito sa ginawa nating TV ngayon. Maraming salamat.